Kapag sumapit na ang Bear Months, ay marami sa atin ang abala sa pagbili ng mga dekorasyon para sa darating na Pasko. Abala na rin tayo sa pagbili ng mga regalo para sa ating mga mahal sa buhay. Gustong-gusto natin ang mga panahong ito dahil nagbibigay ng mga tao. Kompleto ang ating pamilya at syempre maraming pagkain. Subalit kabaliktaran ito para sa mga empleyado na nagtatrabaho sa malls at iba pang mga pamilihan. Halos lahat sila ay pagod na pagod at hindi na magkanda-ugaga sa dami ng trabaho at customer. Sa panahon ding ito ay maraming pangyayari tungkol sa mga customer na ipinapahiya ang mga empleyado sa pamamagitan ng pagtataas ng boses habang sinasabi ang mga masasakit na salita. May mga pagkakataon din na hindi ito nakokontento at nagagawa pa nitong manakit. Samantalang ang kaawa-awang empleyado ay wala namang magagawa kung hindi ang humingi ng tawad, manahimik na lang o kaya ay umiyak dahil sa sobrang pagkapahiya nito. Sa kwentong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ng isang babae na siguradong kapupulutan ninyo ng aral. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng videong ito. Si Sarah Belanger de Manuf ay naninirahan sa North Alabama, USA. Siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na pamilihan bilang sales lady 19 na taon na ang nakakaraan. Noong mga panahong yun ay malapit na ang araw ng Pasko, kaya naman napakaraming tao at lahat ay abala sa pamimili. Yung iba pa nga ay nag-aagawan na sa ibang item dahil nagkakaubusan na. Madalas rin ay mainit ang ulo ng customer pero dahil nasanay na si Sarah sa ganoong sitwasyon ay hindi na ito nagre-reklamo. Isinasaisip niya na lamang ang mga ito. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-scan ng mga QR code at pag-aayos ng mga tinda nilang pandekorasyon. Pagkalipas ng Pasko at bagong taon, ang mga hindi nabiling dekorasyon ay karaniwang ibinebenta na lamang ng mga pamilihan sa mas murang halaga. At isa na nga ang tindahan ni Sarah sa mga ito. Kaya naman, sa mga interesadong mamili para sa susunod na Pasko, ay ito na ang pagkakataon nila para bumili dahil siguradong malaki ang matitipid nila. Dahil nakikipagsabayan si Sarah sa ganitong kalakaran, halos lahat ng kanilang dekorasyon ay 75% ang bawas presyo. Isang umaga, habang abala si Sarah sa pag-aayos ng kanilang paninda ay nakita niyang isang babae. Bumaba ito mula sa magarang sasakyan, nakasuot ng mamahaling damit at sa tingin niya ay nasa edad 30 pataas na ito. Pumasok ito sa kanilang tindahan at malugod naman niya itong binati ng magandang araw. Hindi naman ito sumagot at kaagad ay kinuha nito ang isang bituin na pandekorasyon. Sabi ng babaeng customer ay bibili siya ng 4 na piraso, ngunit sa halagang 25 cents ang isa, o kung sa pera natin ay 12 pesos and 50 centavos lamang ito. Tiningnan ni Sarah ang nasabing item at sinabi niyang naka-sale na ito kaya hindi na pwedeng tawaran. Sinabi niya rin kung magkano ang original na presyo nito. Sumagot naman ang babae na may halong pagkainis. Alam ko naman na naka-sale na ang item na ito, kaya nga tinatanong kita kung may bawas pa, marami naman akong bibilhin. Sumagot naman si Sarah na noon ay pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Nakangiti itong sumagot. Hindi na po talaga pwede bawasan pa ang presyo. Nang sabihin ito ni Sarah ay kaagad tumaas ang boses ng babae at nagsimula ng makipagtalo. Pinipilit nito na bawasan niya pa ang presyo ng nasabing pandekorasyon. Ayon pa dito ay nakapagbigay nga sila ng ganoon kalaking discount. Bakit hindi na ito pwede bawasan? Marami naman siyang bibilhin. Sumagot uli ng mahinahon si Sarah. Tama po kayo, malaki na po ang discount kaya bakit niyo pababawasan? Sa pagkakataong ito ay lalong tumaas ang boses ng babae. Kasabay noon ang pagsambit nito ng mga hindi ka nais-nais na salita. Ayon pa dito ay hindi pa raw siya nakaranas na tanggihan ng isang tindera. Sa kabila noon ay pinilit pa rin ni Sarah na manatiling mahinahon at pilit na ipinapaliwanag sa babae na hindi niya na maaari pang bawasan ang presyo ng nasabing pandekorasyon. Ngunit mukhang hindi ito nakikinig, patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Dahil sa pagmamatigas ni Sarah ay sinabi ng babae na hindi niya na ito bibilhin. Mayroon naman daw siyang kaibigan na nagtatrabaho sa ibang tindahan. Ayon pa dito ay naka 90% discount daw sila kinabukasan, kaya babalik na lang daw siya bukas para bilhin ang mga iyon. Ngunit sinabi ni Sarah na baka mabili na ang nasabing pandekorasyon kung hindi niya pa ito bibilhin. Sumagot naman ang babae. Ayon sa kanya ay may isang dosena pa sa tindahan ng kanyang kaibigan. Wala naman sigurong bibili noon at isa pa ay makakapili siya ng gusto niya. Matapos noon ay umalis na ito. Noong mga sandaling iyon ay nakaramdam si Sarah ng sobrang pagkainis sa nasabing customer.
Bilang isang empleyado ay lagi niyang tinatandaan ang mga katagang customer is always right. Subalit kung minsan ay naaabuso na ito ng mga customer. Kaya naman, nakaisip si Sarah ng isang bagay upang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Binili niya ang isang dosenang pandekorasyon mula sa tindahan na tinutukoy ng customer. Tinawagan niya rin ang lahat ng tindahan na may ganoong klase ng pandekorasyon. Ang lahat ng ito ay binili niya sa halagang $30 o katumbas ng 1,440 pesos. Ayon kay Sarah ay noon lamang siya gumastos ng ganoon kalaki para lang maturuan ng leksyon ang ganoong klase ng customer. Kinaumagahan, pagkabukas ni Sarah ng tindahan ay kaagad na bumungad sa kanya ang babae. Ayon dito ay bibilhin niya na daw ang pandekorasyon. Ngunit ayon kay Sarah ay nabili na ang mga ito. Muli ay sumagot ang babae at sinabi nitong sa ibang tindahan na lamang siya bibili. Malaki ang ngiti sa mukha ni Sarah at masaya niyang sinabi sa babae na naubos na ang ganong klase ng pandekorasyon sa buong North Alabama dahil pinakyaw ito ng isang customer. Bakas naman sa mukha nito ang labis na pagkadismaya. Wala siyang kaalam-alam na si Sarah ang bumili ng lahat ng ganong klase ng pandekorasyon. Ayon kay Sarah, marahil ay iisipin ng ibang tao na mali ang kanyang ginawa. Pero okay lang yun dahil para sa kanya ay isa itong tagumpay. Hindi porke nakakataas ka ay may karapatan ka ng gawin at sabihin sa mga tao ang mga bagay na gusto mo. Sa mga nakalipas na taon ay pinapamigay ni Sarah ang nasabing pandekorasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pero nagtira siya ng isa para sa kanyang sarili. At ayon sa kanya, tuwing isasabit niya ito sa kanilang Christmas tree ay napapangiti siya. Naaalala niya ang kanyang ginawang paghihiganti sa bastos na customer na iyon. Ibinahagi niya ang kwentong ito sa social media na kaagad namang umani ng maraming komento. Marahil ay marami ang nakarelate sa kanya. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na si Sarah bilang isang writer at photographer dahil ito naman talaga ang kanyang pangarap. Dahil bare months na, ay nais ko ring ipaalala sa inyo na ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. Huwag sana nating sirain ang kaligayahan ng bawat isa dahil lamang sa kawalan natin ng respeto sa iba. Sa panahon ngayon ay mabilis na ang karma, kaya naman kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mo rin gagawin sa kapwa mo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.